Mapalad at malukod, ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarapo. Sa lusem ang gagawa, Alleluia. Sa lusem ang gagawa, papuri sa Diyos. Sa lusem ang gagawa, Alleluia. Sa lusem ang gagawa, papuri sa Diyos. Tinitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap naming mga gawain iyong inatas at makamtan namin ang gantimpala ng iyong ipinangako sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupuan lang. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan." Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Binibigyan ko rin kayong lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayong nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi sapagkat
sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, sapagkat ika'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay magbabalik kapag iyong iniutos. Sa 1,000 taon ay parang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay na may maikli lang sa panahon na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin yaring lagay nitong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin maggalak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manulubos na aming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglilingkod araw-araw. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya, sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat na ito? At ayaw nilang kinilin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinulat po ito ni San Mateo ng ating pinagdiriwang nakabistahan ngayon, si San Jose na isang manggagawa. Sa titulo pa lamang po ni San Jose na patron ng mga manggagawa, the root word ay gawa.
Ibig sabihin, alam din po natin na wala tayong naririnig masyado tungkol kay San Jose. Pero isa siya sa mga kinikilalang mga banal ng ating simbahan na bagamat wala masyadong mga salita, walang mga tinitingnan na kanyang ating matutunan sa mga sinasabi, ang kanyang tahimik na paggawa. Maraming mga dalubhasan kinikilala sa lumang tipan, sa buhay ni Moises, lalo na sa buhay ng mga propeta na ang kanila mismong dinadala ang kansalita ng Diyos at ito'y ipinapahayag ng lubusan. At iba pang mga banal nagsusulat para ipapaliwanag ang salita ng Diyos. Pero ito si San Jose ay tahimik lamang gawa. Mga kapatid, kung atin pong obserbahan ang ating lipunan at ang maraming alitan ay nang dahil sa bawat isa ay gustong kilanlin at gustong makungker ang buong mundo, sasakupin at kontrolin. Makikita na po natin yan sa mga iba't ibang mga dako ng mundo na kung saan ang mga nag-aaway na mga bansa. Gusto nilang kilanlin. Gusto nilang ipakita ang kanilang lakas. Gusto makonquer ang mundo o makontrol ang mga tao. Hindi lamang po ito sa malakihang pagtingin ng mga nag-aalita na taga-away at nagkakaroon ng gera, maging sa atin, gustong-gusto nating kontrolin, gusto nating makonquer, at gusto nating ipapakita na kung tayo ay makikilala. Kung kaya nga, pag mayroong mga violations, halimbawa sa trapiko, marinig natin ang kwento na ipinapakita at binabalandra ang kanilang impluensya. Sino sila? Kapatid sila ng ganito? Kamag-anak sila ng ganito? We want to be recognized. We have to understand, sisters and brothers, that above all in this world, ito na po yung ating namulatan. Ipinagkaloob po sa atin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ating nakikita na kung tutusin, gagawin na lamang po natin. Ipapakita na lamang po natin ang patuloy ng paggawa ng mga nilikha ng Diyos na maging sa ating pagpapahayag ng mga salita. Ito po ay kinakailangang ipapakita muna sa gawa. And if necessary, kung kinakailangan, magsalita ka. Ibig sabihin, marami po sa kapanahunan ngayon, maraming salita kung kaya't hindi na nagkakarinigan ng bawat isa at hindi na rin marinig ang mga pagninilay ng mga salita ng Diyos. Kung kaya't sa magulo at maingay na mundo, we have to lessen the volume at babalikan natin ang ating pinanggalingan ng pagninilay ng may katahimikan upang mapakinggan natin ang kalooban ng Diyos. Hindi po ang ating kalooban ang basihan ng ating mga intensyon, kundi ang kalooban ng Diyos. Madalas po kung hindi natin naobserbahan sa ating mga pagdarasal, ating naiisip na ang Diyos ay para na lamang consultant ng ating buhay. Pag tayo dumudulog, Panginoon, itong gusto ko, Panginoon, ibigay mo sa akin. Panginoon, ang lahat ng intensyon ay nakasentro sa atin. Very seldom that the intention of our Lord Jesus Christ is being proclaimed by us. Kung kaya nga po ang kinalalabasan na kung tutuusin, ilan po tayong mga Kristiyano sa buong mundo, billion mahigit. Pero kung makikita na po natin ang lakas, puwersa nito sa pagpapahayag simula sa paggawa ay maiba ang direksyon ng ating mundo. Pero nang dahil halos lahat ay nagsasalita at hindi nagkakaringat, hindi
makikinig at ang kanya lamang intensyon ay pinapakinggan. My dear sisters and brothers, si San Jose po ang uliran, bagamat ang kanyang pananahimik, ang kanyang ginagawa, ang siyang tinutularan ng ating mundo sa ngayon. Na kung ating pagdarasal halimbawa ay matutugunan ito, hindi po ba natin napapansin na kung ating mga dasal ay maging ito ay sentro ng ating buhay para sa ating inihiling. Ano po kaya ang ating saloobin pag ang ating itinadasal ay mapunta ang biyaya sa ating katabi, sa ating kapitbahay, o maging sa ating kaaway? Ang mangyayari po siguro sa atin ay magtatampo. But this is supposed to be the dynamics of prayers. Dahil nga po halimbawa tayo nagdarasal sa isang Ama natin sa langit, so ibig sabihin tayo magkakapatid. At kung tayo ay merong dinudulog na ating mga pagdarasal at hindi man ito napunta sa atin at napunta ito sa iba, tayo nagagalak. Ito po ang tinatawag na inclusive understanding of our prayers and intentions rather than just to conquer and control. Pag ito po ang ating naging kaisipan, iba ang takbo ng ating kapaligiran at takbo ng mundo. Tulad ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nagdarasal hindi lamang sa kanyang pamilya, hindi lamang sa kanyang sarili, hindi lamang sa kanyang mga apostol at mga disipulo, kundi sa lahat ng tao at ibang mga nilikha ng Diyos sa mundo. His understanding of prayers is inclusive. Kung kaya nga tayo naligtas ang bawat isa, dahil ini-include niya tayo palagi. Maging sa ating panalangin, we have to be inclusive. Na kung titingnan natin, kung hindi man natin matanggap ang hiningi natin na mga biyaya ng Diyos, tayo natutuwa dahil maging ang ating kaisipan ay napabago ng ating Panginoong Jesucristo. Kung napunta man ang biyaya sa iba, marahil nakikita ng Diyos na masikit ito nangangailangan para sa iyo, at dahil magkakapatid tayo, we have to include them. That is a highest form of the expressions of our prayers, that we pray for all and each one of us. Dahil sa hindi natin inaakala na bagamat mahina ang puwersa ng ating dasal, pero ang dasal ng katabi mo ay mas malakas at ikaw ay nabibiyayaan, doon natin makikita ang mga talinghaga at senyalis na mga kaloob ng Diyos. So what we actually have to respond to the many gifts that God has given to us already in this world, we have to pray for each other, whether we receive what we intend or not. The important thing is we always have the connection with our God. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan at sa bawat kahilingan ating itutugon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon.
ang mga negosyante. Naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay, naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa nung sila ay nabubuhay pa rito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagtiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayang nagtiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumula ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ay ginugunitan namin. Para mo nang awang pagbigyan ang aming kahilingan, kami naway itaguyod at tulungan na mga handog ng aming inaalay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ginugunita si San Jose. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan. Upang may amang lumingkap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo.
Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas, Alleluya. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas, Alleluya. Ang taga-Israel, baya ang sabit kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas, Alleluya. Si Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas, Alleluya.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service bukas, araw ng Huwebes, May 2, 2024, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay magagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap namang lubusan ang bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba kanamin, pinipintuho kanamin, aram mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.